Last time guys, gumawa tayo ng video kung paano kayo magpo-program or magdadagdag ng isa pang susi sa inyong mga sasakyan ng libre na hindi na kayo gagamit ng key programming tool. Kailangan nyo lang bumili ng key fob. Tapos marami nagtatanong, sir, paano sa Toyota, paano sa Mitsubishi, paano sa Nissan, etc. etc. I'm sorry to tell you guys, pero yung feature na yun ay para lang sa mga naka-Ford users. Yes, Ford lang po ang may ganong klase ng feature na libre kayo makakapag-program ng susi nang wala kayong gamit na device. Pero sa case nito, ito kagaya nito, this is a Nissan Juke 2019 model, kakailanganin na natin talaga ng key programming tool. So ito, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Okay, sa mga magtatanong nga pala muna, saan nakakabili ng key programming tool, this is Autel KM100. So ilalagay ko yung product link sa video description and then sa pinned comments. Nabili ko to worth 30,000 pesos. Ang key fob sa online, Lazada or Shopee nakakabili nito. So, ilalagay ko na lang din yung product link sa video description. And then, ngayon ipapakita ko na sa inyo kung paano siya gagawin. Okay? So, first thing, syempre, kailangan natin ng key programmer na connected sa ating OBD port. So, yun yung ating OBD dongle. And, tapos ang gagawin natin, syempre, immobilizer. Ayan. Makikita nyo, syempre, alam nyo naman ang brand nyo is Nissan. Punta na kayo sa letter N. Nissan. Okay. Tapos, guys, usually, ang mga ganitong klase ng programmer, sila na yung bahalang gumawa ng lahat. Kumbaga, kayo pa nga ang uutusan yan eh. Wait lang ah. Papasok lang tayo kasi kailangan to usually nakasarado ang pinto. Ito yung susi natin. Yan, yung mga susi natin. Ah. Tandaan nyo, yung dalawang nakaprogram na susi natin is ito. Yung parehong may Nissan, tas ito yung isa. Hindi pa siya nakaprogram. Wait nga, pakita ko nga muna sa inyo na hindi pa siya gumagana. Ito. Ito yung naka-program na lock, unlock. Okay? Ito yung pangalawa, lock, unlock. And then, ito yung hindi pa gumagana, lock, unlock. Okay? Then, turn on natin yung itong ignition switch. Yan. And then, automatic. Wait lang, radio tayo. Okay. Automatic selection. Guys, usually ito, kailangan naka-turn off ang makina ha. Naka-on lang ang ating ignition switch. Yan, may inuuto siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Yung scanner o yung device ang mag-uuto sa atin, tayo ngayon ang susunod. Turn on the hazard light warning. Open and close the driver door once. Turn the ignition on. If the ignition cannot be turned on, press OK and continue. Okay. So, teka lang, patayin muna natin. Okay. Turn on flash. Tapos, open the door and close and then turn on the ignition. Okay. And then, press OK. Yan. Yan. Tapos, dito tayo sa immobilizer status scan. Yan. Titignan nyo muna kung meron tayong fault code. Smart key. Okay. Nakalagay, number of registered keys, 2. Kasi ito nga yun. Ayan, makikita nyo ha, yung may logo ng Nissan. Tapos ito yung nabili natin sa Lazada. Okay. And then, ito na. Nakalagay, add key. Yung all key lost, ginagawa namin yan guys. Halimbawa, nakabili kayo ng second hand car, tapos ang binigay sa inyo na susi, isa lang. Tapos ang nakaprogram, 2. So, kailangan i-delete yung nawawalang susi. Kaya, ginagawa namin, nag-all key lost kami. Pero kapag kadalawa naman ng susi at magdadagdag lang ng isa, ito, add key. Add key. Wait lang. Add key. Okay, establishing communication. Okay, ito, get pin. Wala kayong kailangan gawin dyan. Just press start. Nakalagay, execution of this function will erase all learned keys of the vehicle. Prepare all keys of the vehicle, at most 4 keys can be learned. Okay, so, buburahin daw yung 2, tapos maximum of 4 ang pwede nyong gawin. So, 3 lang gagawin natin. Yes. Okay, turn off the ignition, turn on the hazard warning light, open the, and close the driver door once. Okay, dali lang ha. Turn off the ignition, turn on the hazard warning lamp. Okay, turn off the ignition, turn off the warning hazard, open the door and close, and then, okay.
Sundin nyo kung ano sinasabi niya. Ayan o, nag-success yung get pin. Press push button ignition switch for 2 seconds or more and turn ignition switch to on position. Okay. Okay. Okay, nag-open na siya. Yan. Turn off the ignition. Eh, susundin lang natin siya, guys. Siya yung nasusunod. Okay. Press the push start button once. Attach the smart key. Press the start push button once. Attach the smart key that needs to be programmed to the push start button. Whether the instrument lights up automatically. Okay. Wait lang, ha. Ito na. Pampipindot natin. Attach the smart key. Pagpindot, kailangan nandito yung smart key, ha, sa ating push start button. Okay. Hindi, paano ko ba i-video to? Yan. Tapos, yes nyo. Pindutin nyo yes. Program success. Continue to program next one. So, kunin nyo isang susi. Yes. Turn the ignition off. Okay. Push the start button once and ayan. And whether the instrument lights up automatically, yes. Okay. Okay, so program success ulit. Tapos program continue, next one. Syempre yes, ito na yung binili natin sa Lazada. Turn off the ignition ulit. Okay. Press the start button. Yun, nag-on siya. Then, yun ulit, yung tinatanong niya. So, okay nyo lang or yes. Program success. Continue to program next one. Siyempre, no na kasi na-program na natin yung tatlo. No, turn off the ignition. Okay. Okay, press the start. And, the last thing na sinasabi niya. Press the startup button and attach the first learn key smart key on the startup button within 5 seconds and the instrument will automatically light up. Press lang daw, guys, ha? Press lang. Yung first key. Okay. First key. Yan, nag-light up. Okay. Pindutin nyo okay. Turn the ignition off and wait for 3 seconds. 1, 2, 3. Okay. Key programming succeeded. Perform following to key check. Open the and close the door once. Click the unlock and lock key once. Start the engine and wait for 5 seconds. Okay. Click the unlock lock key once. And then start the engine and wait for 5 seconds. Okay, wait for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, and 5. Then press na natin itong okay. Okay, nakalagay dito, key learning success. Okay, so close na natin to. Okay, exiting. Okay natin yan. Patayin natin. Password patayin natin. Try natin lumabas. Tingnan natin kung successful ang ating key programming. Okay. So, dapat tatlong susi pa rin, guys, ang gagana sa atin dito. So, unahin na natin, syempre, yung original key natin. Lock. Unlock. Okay. Success yung isa. Yung pangalawa. Lock. Unlock. Successful yung pangalawa. Ito yung bago nating susi. Lock. Unlock. Okay. Tapos, syempre, tignan muna natin kung gumagana lahat ng susi. Hindi naman pwedeng for lock and unlock purposes lang yan. Ito muna ang susi na to. Tapos yung dalawang susi, ilabas natin. So, saan natin ilalagay? Dito, sa medyo malayo-layo para mas realistic. Baka sabihin ng iba na de-detect pa rin yung dalawang susi eh. So, ito muna, turn on. Ayan, nag-turn on siya. Then, apak sa brake. Then, start the engine. Yes, nag-start siya. Okay. Successful. So, ito yung unang susi. Ilagay dito. Tapos na siya. Yung pangalawang original na susi ang gagamitin natin. Ilagay dyan. Turn on. Nag-turn on naman siya. Wait lang natin. Then, i-start natin maya-maya. Okay. Nag-start.
gamit yung pangalawang susi. And then, last key, ito yung galing sa Lazada. Makikita nyo, wala pa siyang logo. Ilagay dyan, turn on. Nag-turn on yung ating ignition. Apak sa brake, and then, start. Wait lang natin. Yes, kinikilala na siya na pangatlong susi natin. Okay?